Sa ating mga guests, yes, sa ating mga guests, welcome po kayo sa ating pong webinar. So again, thank you for accepting our invitation. Nandito po tayo sa Crowd One Business Presentation. This is your presenter, Agnes Rodelas, Coordinator 2-Star. So mamaya, yung mga hindi po nakakaintindi kung ano po yung coordinator, that is a rank. So mamaya po, may papaliwanag po natin. Tayo po ay mag-aaral ng isang opportunity na ito po ay natagpuan na ibahagi din po sa akin. So saka na po ako magte-testify at para po tayo ay kasi pag ako ay nag-testify at magbigay ng testimony ay tayo ihahaba. Ano po? So ayan po. So ito po, bago po tayo magpatuloy, meron po tayong importanteng ipaunawa sa bawat isa. So mahalaga po ito kasi po para po wala pong maninisi o wala pong magtuturo. Yan, kumbaga. So ang presentation pong ito ay para sa education lamang. Ang purpose ng presentation na ito ay para po kayo ay ma-educate at para po maintindihan po ninyo na meron po kaming ibinabahagi na isang napakagandang oportunidad. At dito po ay malalaman po natin ang history ng company, kung taga saan siya, kung ano ang pinagmulan niya, at kung ano-ano po yung mga products at kung paano dito po kikita. So, pangalawa po, so sabi nga dito, we are not investment company. So, hindi po tayo dito tumatanggap ng pera at para ilagak nyo dito sa amin at pagkatapos ng ilang araw ay hihingi nyo na po yung inyong kita, kumbaga. So, hindi po ito investment company, hindi po tayo trading company, hindi po tayo cryptocurrency company. And you will not earn if you will not do anything. Kaya po dito, kailangan po dito ng paggalaw o pagkilos, pagtatrabaho. So kung ikaw po na nandyan ngayon ay naghahanap po ng trabaho, naghahanap ng mapagkakakitaan, nandito po ipinapakilala po namin ang isang napakagandang oportunidad. So you will take responsibility for your own financial situation. Yan. Sana po naunawaan po natin yun. Ano po? Kasi po, medyo i-emphasize ko po itong bagay na ito. Kasi po, marami po kasing sumasali sa isang ganitong klase ng oportunidad na akala po nila pagka-join nila, ay wala na silang gagawin. Ay hindi po. Dito po tayo, kailangan pumilos, kailangan natin sundin yung sistema na itinuturo ng company. Ano po? Yan. Opportunity nga. So napakalaga, may dalawa pong napakahalaga dito tayong pinag-uusapan. Napakahalaga ang pera at oras. So, ito lagi yung common complaint ng mga tao araw-araw. Wala akong oras, wala akong panahon, busy ako, ganyan. Pero, pagdating naman sa pera, ay wala akong pera. Yan, mga ganyan ang mga rason ng mga tao. Wala nang pera, wala pang time. So, yan, araw-araw, talagang common po yan na naririnig po sa mga tao. So, yung taong maraming pera, pero walang oras, ibang usapan din yun. Tapos yung tao naman na maraming oras, hello po, nawala yata si Ate Agnes. Ang ating Kosao, nadidinig niyo ba siya, no? Hello? Nawala po, sir. Nawala? Naghang na po. Naghang siya. Po siya. Ibig sabihin, yung nakalagay sa screen niya, pera at... Oras. Pera at oras. Yes. Doon lang mga tayo na siguro magano. Pera at oras. O nga po, ma'am. Okay, ito na uli ako. Okay, so... Okay, balik. O ba yan? Yan na nga kung sinasabi ko. So, okay. Tuloy ko lang po, ano. So, welcome to a business presentation. This is an unleashing opportunities. So, yung company ito ay magbibigay sa atin ng isang oportunidad at ang pangalan niya po ay Crowd One. Ito ay isang affiliate company na magbibigay ng oportunidad na magagamit natin
At ito ay ang very powerful ngayon sa pamamagitan ng very powerful ngayon na gadget. Yan ang mobile. Yan po yung ating mga ginagamit araw-araw. Yan. So, yan po. So, let me present to you our company. At ang ito nga po yung sinasabi ko kanina na itong oportunidad na ito ay kasi ngayon kailan ko lang po ito na nasakyan o natutunan. Ito po ay gamit lang po natin ang mobile natin, ang ating pong ano. Kung meron kang laptop o tablet, that is an advantage. So, this is an unleashing opportunity. So, parang kortina ba? Nagbubukas ito ng isang napakagandang opportunity. So, ang pangalan po niya ay CrowdOne. So, ito po isang affiliate marketing company na magbibigay po ng opportunity na magagamit natin yung mga gamit ng mga mobile phone natin. So let us turn our mobile phone into profitable online business. Yan. Ang company na ito ay nagsimula noong January 25, 2019 and we are under the umbrella company Impact Crowd Technology SL. Ang website po natin dyan ay www.impactcity.com. Pwede po ninyo itong i-search para mas malalim po yung inyong makukuhang information. Kasi po, kung ito po ay iisa-isahin natin, hindi po tayo, magtatagal po tayo. Yan. And then, ang CrowdOne po ay may mga opisina sa iba't ibang bansa, gaya ng nakikita nyo dyan sa slides. Pero ang company po ay operational in more than 175 countries. Dahil ito po ay actually hindi po kailangan ni CrowdOne na magbukas ng opisina sa bawat sulok ng mundo dahil siya po ay e-commerce, ang business or online business na walang boundaries. So no geographical limitation. At sa katunayan po, dahil sa phenomenal growth ni CrowdOne, ito po ay magbubukas sa ilang bansa pa rin ng mga opisina tulad po ng Colombia, Brazil, Nigeria, Hong Kong, Kenya at actually po ang ating pong regional office or ang nakakasakop po sa atin ay binuksan na po sa Dubai noong September 24 nitong taon, noong last month lang. Yan pong ating opisina po dyan ay napakalaki dahil 3 floors po yan. Na ang sukat po niyan ay 50,000 square feet. So imagine niyo po kung gaano po kalaki yan. Yan po ay nandun mismo sa sentro, kumbaga dito sa Pilipinas, nung araw, Ayala Center, kumbaga. Pag sinabing Ayala nung araw, ay talagang mga elite ang mga nando doon. Ngayon po, medyo humabol po yung the fourth, the global city, yon. Parang kumbaga yan, ang ating regional office sa Dubai ay nasa Media City, UAE. Yan, napakamahal daw po diyang lugar na yan. Yan, next. So, dahil nga po phenomenal ang paglaki ng ating company, tayo po ngayon ay umabot na sa 37 million members worldwide. So, grabe. This is a record-breaking and phenomenal po dahil nga po sa ibang company, hindi sa iba ay talaga namang kahit na i-research nyo po yung mga naunang mga companies ng MLM, katulad po ng Amway. Ang Amway po napakatatag din, napakatagal na po niyan, pero hindi po siya umabot ng ganitong members hanggang ngayon. So, very amazing po yung company natin. So, CrowdOne is something great, something amazing talaga. So, don't miss out. Masasabi ko po, lalo na po sa ating mga bisita ngayon, sa ating mga guests, wag na wag po ninyo itong pakakawalan. Yan. Pero ang decision pa rin po, nasa inyo, ha? Okay. So, tingnan nyo, may siningit ako kanina dito dahil dyan po sa ano. So si CrowdOne, tayo po ay number one. Hindi po si founder ang naglalagay dyan, ha? Hindi po siya ang naglalagay diyan sa Alexa ranking na yan. So, tayo po ay number one, ng CrowdOne marketing company in the world. This is ranked by Alexa, the web information company. Ito po ay nangungulekta ng mga data about sa mga direct selling and multi-level companies. And they rank them based on momentum,
based on profit and consistent po. Kaya number one po si Crowd1 since last year. Ako po ay nag-join dito kay Crowd1 December 4, 2020. And nung pagpasok ko nga po dito, naririnig ko na nga po siya na number one po siya sa Alexa rank. Kaya wala pa pong nakakarampas sa kanya. So, tignan po natin dyan oh, sa ating slide, yung mga medyo may kilala na kayo dyan na mga companies, ay sila po ay bumaba na. Yan. So yan, ipapakilala ko nga po ang utak at ang napakagaling na yung napakagaling na founder po ng ating company. Ito po si Sir Jonas Eric Werner, ang founder. He is considered by many as one of the network industry's guru. An entrepreneur with over 20 years experience from network marketing industry. So siya po ay Facebook IT expert and former classmate of Mark Zuckerberg, the CEO and founder of Facebook. So siya po ay ano siya sa online inline in real estate ang ating founder. So isipin niyo na lang kung gaano po siya katalino at kung dito pa sa Pilipinas, sabi nga nila siya daw po ay nahahambing o nahahanay kay Mark Villar ba? Mark Villar. Yan. And then, ang atin pong pansamantalang CEO, si Sir Johan Westerdahl. Yan, Johan Westerdahl ang pagkaano. So, si Sir Johan Westerdahl, he has held numerous executive positions from a wide range of industries. He has been the CEO of Oriflame in Sweden and also held the positions of regional business manager for Oriflame in Scandinavia. He has also been the regional director of Northern Europe for LR Health and Beauty System. Ito pong Oriflame po, ito po ay kumbaga, siya po ang katapat naman po dito sa nakikilala natin, yung Avon. Yan, yung Avon, yung ano pa ba, yung mga, hindi ko na maalala yung ibang ano. So si Crowd1 po, sabi ko kanina, Crowd1 is 100 mobile business. Yan. Pwede niyong gawin kahit saan, kahit anong oras, kahit kailan at pwedeng gawin kahit sino as long as 18 years old and above. Kasi po sumusunod po ang atin pong company, ang atin pong mga founder, kailangan masunod po yung atin pong policy. Kailangan 18 years old and above ang dapat sumali dito kay Crowd1. So, wala naman po ditong prerequisite. Halimbawa, hindi ka tinatanong dito kung ikaw ay abogado, kung ikaw ay accountant, ikaw ay ilan ang iyong diploma. Wala po ditong ano, all walks of life po dito. Kahit ikaw ay magbubutay, magbabasura, farmer, welcome na welcome po ang lahat dito. Yan. Again, 18 years old and above lamang po sa edad. Yan. At dahil mobile business po siya, ang tanging kailangan lang natin upang maging successful sa business na ito ay isang bagay po na matagal na po natin gamit. Yun nga po, paulit-ulit ko na pong sinasabi kanina, ang atin pong cellphone, ang atin pong gadget, plus meron po dapat tayong internet. So, di ba ngayon, ang mga cellphone natin ay ako ganun na eh. Katabi ko na sa pagtulog ang cellphone. So, dati, hindi ko po alam itong bagay na ito. Ngayon, ay may bagay na po yung ating paggamit ng cellphone natin. So, kung hindi daw po smartphone ang inyo pong gadget, ayan po ay dumb phone. Yan, yung bobo phone. Di ba may bobo phone? Yan. So, kung ikaw ay dating panay ang gasto sa iyong cellphone, sa load, ngayon po, ay malalaman mo na na ito po palang gadget na ito ay very powerful na gadget na ito. So, we are in the digital cutting edge that killed a lot of businesses. Kasi nga po, noong nag-pandemic, alam nyo po, nakita nyo naman po siguro, na-experience nyo na sa loob na ng ilang taon na po ba tayong pandemic, 1.5 or more than, talaga naman pong ang dami pong nasagasaan na negosyo, ang dami pong nagsara. Hindi naman natin sinasabing bumagsak, ano po. Pero malamang yung iba na nakikita na nila na wala na silang halos kinikita, kaya mas ginusto nila na magsara na lang. So, yun po. We are blessed. Masasabi kong we are blessed. Kasi po, ito nga po, naririnig ko na itong business na ito
ay ito po ay kaakibat po nung pandemic. Ito po yung dala niyang blessing. Kaya sabi nga, samantalahin po natin habang pandemic, habang hindi tayo makalabas, habang hindi tayo makalayo. So gamit lang nga po ng inyong cellphone, makipag-usap tayo sa ating mga kamag-anak, kakakilala, kaibigan, magagawa po natin ang business na ito. At kapag tayo po ay nandito na sa loob ng business na ito, sa company na ito, yan, maririnig nyo po yung matamis na kaching-kaching sa anytime pag tayo po ay gagawin na po natin ito. Yan. Okay. Bakit tayo mag-ano? Yan. So, si Crowd1 po, basically, ay similar lang po naman siya. Similar po siya kay sa mga ibang companies na katulad ng Grab, Uber, Airbnb, Alibaba, Amazon, Lazada, Shopee, Expedia. At ito ay, they are something, they are in common talaga. So, wala po tayong pinagkaiba dito. So, ito yung mga companies na ito ay wala pong mga sariling mga produkto. Ang Uber ay walang sariling taxi. Ang Airbnb ay walang sariling hotel or walang sariling apartment. Ang Amazon po ay walang sariling mall o walang sariling building. At ganun din po yung Alibaba, walang physical malls, walang sariling mga produkto. Anong meron? Meron silang nag-iisa. Meron silang very powerful marketing platforms doon. Ako po hindi ko rin po naiintindihan yung platform noon. So nitong pagpasok ko sa Crowd1, natututunan ko po itong mga bagay-bagay na ito. Itong platform na ito, itong marketing platforms na ito, ay ito ipinapagamit nila sa iba't ibang kumpanya upang maibenta at ma-market nila yung mga products and services nila worldwide. So, worldwide nga po yung market nito. So, ganun din po ang ating Crowd1. Walang sariling produkto, pero may marketing platform. So, ito ay ginagamit ng mga company affiliates to market their product and services worldwide, particularly po doon sa milyong-milyong members ni Crowd1. So, biruin nyo po sa 37 million. Tayo po yung nagmamarket ng produkto ng mga iba't ibang kumpanya na nakipag-partner kay Crowd1. So, okay, naririnig pa po ba ako? Naririnig pa po ako? Yes, ma'am, go ahead. Okay, salamat po ng marami. So, at the moment po, si Crowd1 po ay may tinataguyod na iba't ibang industriya. Meron tayong digital products and services. Meron din tayong ilang tangible and consumable products and services. Apat na malalaking industriya po. Una dyan ang life trends. Yan. Yan ang travel and leisure industry natin. Ang online education through Mindo. Ang online through ang online na e-learning. Yan. Mamaya po ipapaliwanag po natin isa-isa. And then meron po tayong online gambling. Ayan. Entertainment. Afilgo. Yan ang social and mobile gaming. So, yeah, meron din po tayong Mixer. So, paintulutan nyo pong ipaliwanag po ng brief ang mga produktong ng ating company. Yan. Yan. So, unahin nga po natin yung Mindo. Ang Mindo po ay isang napakalaking educational portal na nagbibigay sa atin ng pinakamahalagang commodity sa buong mundo. So, yun ang knowledge. So, without knowledge, sabi nga nila, knowledge is power. Yan. Ang knowledge and learning po ay very different from what we learn in our school or universities. So, dun sa mga pinag-aralan po natin nung tayo po ay nag-aaral, ay hindi po natin mai-apply dito. So, dito po sa Mindo, kakaiba po yung atin pong mapapag-aralan dito. Yan. Malalaman po natin dito kung paano tayo maging maayos at magaling na entrepreneur, maging maayos na business na tao, and we will learn topics such as managing your own business, promoting them in the social media, and of course, yung mga makakapag-overcome tayo ng mga challenges. So, there are also Crowd1 specific courses dyan na nakakatulong ng mga successful, para maging successful dito kay Crowd1. So, more and more topics to come every time na ano, kasi kumbaga nagbababa po siya ng iba't ibang topics. At ito po ay napakaganda. Pwede mo pong balik-balikan yan.
So si Mindo pa rin ay nagki-cater to both readers and listeners kasi may text format po siya at pwede mo rin lang siyang pakinggan. Siya po ay podcast. So just simply listen to this. Yan. And then, pangalawa po nating product is Life Friends. Yan, gustong-gusto ko rin po ito. Ito po ay independent US-based company. Ito po ay may access to more than 2.5 million hotels and resorts worldwide. And this is tapping into a trillion-dollar industry. Wow, narinig nyo? Trillion-dollar industry. Kaya very exciting po itong business ng Life Trends kasi magkakaroon tayo dito. Imagine mo po, may sarili tayong booking ng hotel, travel, and now, meron na po tayong flight booking. Yan, may airline booking na po tayo dyan. So, medyo mas malalim po yung paliwanag po dyan sa airline booking dyan. Kaya pagka ano, separate natin ipapaliwanag dyan. Ano po? So, ayan po. Ayan pangatlo. Yan, ito po ang ating Philgo, ang online entertainment or online gambling. So, napakalaking online gambling po ito. Ito po ay nagtataguyod ng napakalaking sa buong mundo, pero hindi pala buong mundo kasi may mga ibang bansa na hindi siya open katulad po sa ating bansa. So, dito makikita natin na ang exciting gambling applications na ito ay tulad ng casino, game poker, ano ba yan? Game poker, baccarat, blackjack, bingo at marami pang iba. Ay, sorry po ha, hindi ako masyadong makarelate dito sa ganitong hindi po ako nagsusugal. So, marami pa pong iba yan. So, ang ibig sabihin, hindi naman po tayo inoobliga dito magsugal. Ito lamang po ay pumasok kay Crowd One. Parang ganito po eh. Parang kay SM. Siyempre, si SM, meron doon din bingo social doon sa loob, pero hindi naman natin yung pinapasukan. Parang ganun din po dito. Hindi po tayo dito pinipilit o inuobliga na gumamit ng platform na ito. Yan, ano po? At ang maganda nga lang po dito, dahil ito po ay nakipag-partner kay Crowd One, meron po ditong kabahagi na ibinibigay po sa atin. So, anin po ang gusto ninyo? Huwag na tayong mag-gamble, pero hintayin na lang po natin yung ating kabahagi. Ano po? So next, we have Mixer. Ito pong Mixer, napakalaking online and mobile gaming platform. So I believe ito yung pinakamalaki ngayon sa buong mundo. So naririnig ko po actually sa anak ko, kasi yung anak ko rin po ay IT. Naririnig ko po sa kanya yung mga games. So nung nandito na po ako sa Crowd One, itong Mixer ay makikita, masasabi ko po na isa po ito sa napakalaki sa buong mundo na gaming platform. Bakit po siya pinakamalaki? O masasabi po natin pinakamalaki kasi si Mixer ay meron na pong 2 million subscribers sa buong mundo. Yan, in less than 2 years. In less than 2 years. Alam niyo po nung pumasok nga po ako dito, hello po. Naririnig pa po ako? Okay, malinaw. Yeah, okay po. Kasi tahimik na tahimik. So, meron po siyang 2 million subscribers na ngayon in less than 2 years. So, this is the future of social gaming. Ito po ay nagtataguyod sa napakalaking industriya ng mobile gaming at mobile e-sports. Ito po ay isang subscription platform na parang Spotify. Ang kaiba nga lang po sa Spotify, syempre music. At parang Netflix. So, ang Netflix naman ay movie. So, ang Mixer po ay online library po siya ng mga exciting games. Yan. So, kapag naging subscriber ka dito, maging member ka dito, you will have all the access to hundreds of breathtaking games na malalaro natin. Ayan, medyo natututo na rin po akong naglalaro. So, at wala po tayo ditong interruption pagka tayo po naglaro. One to sawa. Yung iba yata dyan, wala nang tulugan nilang araw. At parang kasi doon sa iba, meron interruption na in advertisement. So dito po ay wala. So dito po, marami ka po ditong madidiscovery. Actually po, napakarami po ditong mapapanalunan. So, nung may tawag ako dito yung... tawag nito beneficial po siya kasi may mga tournaments po siya at ang mga prizes ay kagamit-gamit. Yan,
mga mamahaling mga gadgets like laptops, mga branded cellphones. So lahat po dito ay hindi basta-basta po yung mga ibinibigay po dito ng mga prizes. Sa minsan nga po nakita ko po diyan ang price ay 55 inches na LED TV. Wow. Oh, itong nakalipas na linggo ilang laptop yung na price, grabe, hindi nga ako makapasok-pasok doon. So, ayan po, ito po yung mixer. Mag-e-enjoy po kayo dito at meron po kayong pakinabang. Ayan. At ang kaibahan po, yan, ang kaibahan din po ng ating mixer ay ito po ay ang tawag nito, marami po ditong level. Parang nakaano to eh, na grino group-group na nila kung ano po yung mga games na gusto mo dito. So, again, kung subscriber ka dito, marami po kayo ditong makikita. So, when you become subscriber of Mixer, magkakaroon ka po ng 1 year subscription, free po yan. So, samantalahin po natin kasi yan po ay talaga meron pong monthly subscription po yan. Yan. So marami po diyang games na meron pa po diyan ibinabalik na mga old games. So ito na pong susunod ay Mixer pa rin. Yeah, ipapakilala ko pa rin sa inyo yung extension ng Mixer. So sa pagkakataong ito po ay virtual game. Ang virtual game na ito po ay tinatawag na Planet IX. Ito pong Planet IX po ay virtual real estate property game na nagtataguyod po na napaka-exciting growing and trading industry natin. So, sabi nga nila, game lang po ito, pero ang dulo po nito ay tunay na earnings or income. So, maaring naririnig niyo na po yung Axie Infinity. Ano po? Ay minsan nababasa ko po sa mga diyan sa social media at parang ganun daw po ito, maglalaro tayo dito pero napakaganda po nung ending nito dahil magte-trade, magba-buy and sell po tayo dito. So ito po ay blueprint po ito ng Earth. Ayan, kahalintulad po ito ng Earth natin na ito po ay bare. Kaya ito po ay atin pong, yun po yung purpose niyan, kaya po ay atin pong i-develop yan. So, abangan po natin, malapit na po yung umpisahan ang Planet IX game. Yan. Ngayon po ay nasa, ewan ko kung anong phase na po tayo. Ano po? And then next, yan, meron po tayo ditong Link Me. Ang Link Me po, this is another digital business product ng company. Ito po ay isang digital business card. Lahat po ng links ninyo, halimbawa meron po kayong mga Instagram, YouTube, meron kayong iba't ibang links, pwede nyo na po dito pagsamasamahin. Kumbaga, nakalagay sa isang lalagyan at pagka ito po ay inilagay ninyo o isinend po ninyo sa inyong kamag-anak o kaibigan, makikita na po niya lahat yan. So, yan po yung Link Me. And then, we have a lot of exciting products and we still have regional products like Tribute. Yan. Ang Tribute naman po ay exclusive lamang po doon sa specific country na kung saan nandun yan. At ang mga products po nila ay sa kanila lang. Hindi po akma sa atin ang kanilang mga produkto, kaya yan po actually po ay isang elite lifestyle products to na nagfi-fit lang po sa climate ng bansa na yan. Yan po ay nasa Nigeria. So biruin niyo po yan. Ito lamang po yung company so far na nakipag-partner kay Crowd1 na mayroong tangible products. O isipin na lang po natin. Alam niyo po ba ito na discover ko po o napag-aralan ko po itong Tribute na ito. Ito po ay isang networking company. So ano po yung kaisipan po nung may-ari ng nito? Ibig sabihin, hindi na siya magpapakahirap na mag-ipon ng tao na Ibig sabihin, dito pa lang sa Crowd1. Bagamat tayo mga Pilipino ay hindi gumagamit nito, biruin mo po, tayo po ay kaparte ng kanilang kita. Yan, mamaya po i-ano natin yan. So yan po yung mga products ng Crowd1 so far. Nan, ayaw na naman po Yan. So ito po ang ating pong products sa ngayon, ang Mixer, Mindo, Life Trends, Afilgo, Tribute, Link Me,
at paparating na po ang Planet IX, and coming soon ang Sumi, and very 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 soon ang multi-wallet. Ang multi-wallet na ito po, grabe. Ito po yung isang state-of-the-art payment solution. Grabe, excited na rin po ako dito kasi ito po ay combination ng para itong GCash. PayPal, Coins.ph, Abra, PayPal, parang ganun po. So, kung sino po yung mga gumagamit na po dito ng mga crypto wallet na yan, makaka-relate po kayo dito sa multi-wallet. At ang napakaganda po dyan, talagang worldwide po yung currency dyan. Yan. Wala pa tayong kahirap-hirap kasi po, kaya po pinilit na magkaroon itong multi-wallet para yung ating earnings po dito sa Crowd1 ay hindi na po tayo mahirapan. Direkta na po dito sa ating multi-wallet. And then, yan, meron pa po tayong incoming din before the end of this year. Magkakaroon po tayo ng entertainment and communication. Ano pong entertainment na ito? Ito daw po ay magkakaroon po tayo ng sarili nating Netflix. Oh, so, sino po yung mga nag-subscribe dyan ng Netflix? Diba, parang dito sa Mindoro, ang amin pong sinusubscribe dito yung CatB. CatB. Magbabayad po kami dito ng almost 400 a month. Yan, ganyan po yan. Magkakaroon po tayo ng sarili nating Netflix. Magkakaroon po tayo ng sarili nating Spotify. Yan yung sa music. So, ang maganda po dito, kung kayo po ay nagsusubscribe sa Netflix, hanggang doon lang sa subscription ninyo. Wala po kayong nagiging kabahagi doon o profit share. Dito po, dahil nga po nakipag-partner itong mga ito kay Crowd1, yan po, nagbibigay ng profit share kay Crowd1 at ibinibigay din po niya pabalik sa atin. Yan po yung maganda. And this communication, excited din po ako dito. Alam niyo kung bakit? Ito po, mahirap po ang internet dito sa aking lugar. Grabe. At ako yung nananalangin na ang dala ng communication na ito, yan, may satellite eh. Sana po, ito po ay may dalang internet na malakas. Yan. So, yan po ang ating po mga products and services ng Crowd1. I hope na-amaze po kayo. Ano po, mga bisita namin, mga guests. Okay pa po ba kayo dyan? Hello? Yan. Hello? Hello po? Hello. Yes, ma'am. Go ahead, ma'am. Go ahead, hello, ma'am. Hello po. Hello po. Ayan. Yeah. Wala pong sumasagot kasi. So, ayan. So, pag-usapan na natin paano ba maging part ni Crowd1. So, how do we engage? There are three ways in to how to engage in Crowd1. So, first, if you're not interested sa mga pinaliwanag ko kanina na mga ano, if you're not interested to the earnings or to the income at gusto mo lamang gumamit ng product, so, ito po, inaalok po kayo ng customer. So, dito po sa customer, wala po kayong babayaran dito. Free po yan. Pag kayo po ngayon ay mag-subscribe ng mga products, magkakaroon po kayo ng discount. So, parang ako po nung araw, limbawa, inaalok po ako ng isang company na mga ano, yung mga apparels ba ang mga product. O sige, pagbigyan na kita, mag-member na lang ako para naman pagka kailangan ko yung product na yan, ma-avail ko siya at a member's price. So, ganun lang din po dito. Pagka customer ang pinili mo, ma-avail mo lang po yung discount. So, since dito po, negosyo po yung pinag-uusapan niya po natin, mas gugustuhin mong maging member. So, pag member po kayo, limitado pa rin po yung inyo pong benefits. So, magpa-member po kayo, ma-avail nyo po yung products ng, na may discount. Pwede rin po kayong maka-earn ng mga points. Yan, loyalty program, meron po tayo dyan. And then, kung talagang gustuhin mo, katulad po nga, sabi ko nga, naging affiliate na rin lang ako, ba't hindi ko padiretsuhin. Kung gusto nyo po maging entrepreneur ni Crowd1, kailangan maging bumili ka ng starter package. Yan. Tapos, ang gagawin mo dyan, magre-refer ka ng mga kaibigan, mga kakilala, mga kamag-anak. Ang ibig sabihin, magbibuild ka ng team. Team of customers and team of business partners as well. Yan. Ngayon, kung gagawin mo yan, magkakaroon ka ng access. Yan. Bubuksan sa iyo, ito na yon, unleashing opportunity. Bubuksan sa iyo ng 7
pitong klase ng kitaan kay Crowd 1. There are 7 types of bonuses kay Crowd 1. So ito na po yung ino-offer natin. So pag-usapan po natin ngayon kung paano maging entrepreneur. Yan. So ang pagiging entrepreneur, una kailangan mo mag-registro nga bilang miyembro. Libre nga mag-ano nga po yan. Libre po yung sign up. Parang pangalawa, maging customer. So bibili ka ng isang pa, ng mamimili ka ng starter package. So yan po. Then, so bawat package po, ito na po, ha, paano po yung mga packages na yan. So bawat package po ay may iba't ibang kulay at iba't ibang products and services. Magkakaiisa, halos iisa, pero parang kumbaga sa bigat. Yan. Katulad po niyang ano na yan. 5 po yung packages magpipilian natin dito. Ang white, black, gold, titanium, and titanium pro. Pero yung titanium pro po ay limited edition lang po yan. Isa lang naman po ang kailangan po natin piliin. Kasi nga po, dito po kay Crowd 1, ito po, tatandaan nga rin po natin, dito po kay Crowd 1, one account policy lang po tayo dito. Kaya mamili ka lang po ng iyong pang-startup, magsimula ka sa negosyo, alimbawa, mag-umpisa ka sa white package. So, yan po ay 109 euros or 6,500 pesos. So, anong meron dyan sa package ng white na yan? Meron ka dyan 1-year subscription kay Mixter, meron kang lifetime premium membership kay Mindo, meron kang Life Trends, that is a travel and leisure booking engine. Bibigyan ka pa ng 25 euros travel voucher na pwede mong magamit for 12 months sa mga travel mo, halimbawa. So, imbes na gamitin mo yung cash mo o pera mo, yan, gamitin mo yung iyong voucher. At ang maganda po dito, yan o, may crowd loyalty points agad na 5,000. Hello po! Hello po. Yes, ma'am. Go ahead. Yan. Thank you po. Thank you po. At na, kaya po ako nag-aano't makakapon. Wala na pong nakikinig sa akin. So, yun lang po yung kailangan natin para masimulan yung negosyo natin para magkaroon ka ng international business. Okay, take note. Pag, sa Crowd 1 po, pag ito po ay inyo pong greenab, ito po ay inyo pong tinanggap, ito po ay international business. Yan. Alam niyo po ba na ang mga products na yan ay may mga values na 1,212 euros. Yan pong ano po yan. Yan pong white package na yan. Pero magkano lang po ba yung babayaran natin? 109 or 6,500 pesos lang. So, biruin niyo po. Napakalaki po ng baliyan kasi po yung Mindo, nagkakahalaga po yan ng 1,068 euros. So, magkano na yun? That is 60,000 na. So, very generous po yung company natin. Then, if you want to increase your potential earnings po dito, go for the higher package kung talagang meron kang budget. Buto black, 299 or 18,000 pesos. So, dyan po sa 299 or black package, meron na yan nadagdag na Planet IX. So, may one pixel ka na dyan. And, tingnan nyo po yung loyalty points yan, 6,000 na yan. Yan. And then, kung yan, ang gold naman, ang gold is 799 euros or 48,000 pesos. Nadagdagan naman po dyan ang link me. Yan. Then, yung life trends mo dyan, 100 euros na yung voucher mo. Ang loyalty points dito is 7,500. Then, ang titanium po is 2,499. At yan po ay 150,000 sa peso. Nadagdag naman dyan po yung show me. What is show me? Social media. Magkakaroon po tayo dito kay Crowd 1 ng sarili nating Facebook. Yan, di ba? Parang ano, meron tayong social media. Uy, nakita ko nung isang araw, ha? Nagkakagulo ng mga tao dahil magdamag lang yatang nagka-problema si Facebook. Nagka-cramming na yung mga tao. So, good news sa atin. Magkakaroon po tayo ng sarili nating social media. Yan. And then, meron ka rin dyan Planet IX. Meron ka na dyan loyalty points na 15,000 pesos. So, i-discuss ko lang po para na po na, nandyan na rin lang, ang Titanium Pro Package. Limited edition nga po ito at available lang po ito pag may ongoing promotion. So, 3,499 euros or 240,000 ang kanyang value.
So lahat na ngayon ng products and services ay naandyan. So mula sa Y, kargado na yan dyan. At ang maganda po dyan, ang Planet IX at saka ang crowd loyalty points ay napakataas. 30,000 po yan. So, ito, bago po tayo makalimot, meron akong good news na ibibigay sa inyo. Yan, ito po ang good news. Good news, meron pong ongoing Epic promotion. So yan, sabi niya dyan, upgrade for free. So this Epic promotion will allow you to buy a bigger package, pero si Crowd1 po ay mag-upgrade ng higher package. Yan, halimbawa po, bumili tayo ng white package. Yan. Halimbawa, bumili po tayo ng white package. Itong promotion pong ito ay nagra-run hanggang January 3, 2020. So, ang laki pa po ng mga chances ng mga papasok at mga undecided pa. Yan. So, pero huwag niyo pong paabutin ng January. Dapat December. Maganda na yung ating Pasko. Yan. So, yan. Pagka bumili po tayo ng white package, that is 109 euro or 6,500, dahil nga po Epic promotion, i-upgrade ka for free ni company to black package. So magkano yung black? 299 or 18,000 pesos. Magkano po yung ating na-save dyan? Magkano po? 12,000 pesos. Grabe. So, ay ito po, grabe ito na na-avail po lahat ito ng mga members ko dito. So, ito po naman, kung gusto mo naman po mag-umpisa sa black, pag itong black ang napag-desisyonan mong kunin, automatic po i-upgrade pa po kayo ni Crowd1 o si company ng gold package. So, ang laki po ng ating mga savings yan. So, 299 lang ang babayaran mo. Ang kanyang halaga ay 799. Magkano po yung iyong na-save dito? That is 48,000. So, ang babayaran mo na lang 18,000. Yan, 18,000 lang po. Then, pagka gusto mo naman po ng mas malaki pa rin, kunin mo kaagad ang gold, automatic upgrade ka pa po sa titanium package. Yan, ang lalaki po na ng discount dyan. Now, nabanggit po ko kanina na bawat package ay may free loyalty points, di ba? Yan, ang white po natin, tignan nyo po, ang white po natin, meron na po siyang 5,000 loyalty points. Ang black po is 6,000. Ang gold, 7,500. Ang titanium is 15,000. And titanium pro is 30,000. Ang ganda, no? And then, meron din po tayong, meron din ibang sources po kung paano tayo kumuha ng loyalty points. Yan. Example po, sa activity streamline, tuwing bibili ka ng product and services, tuwing magbubukas ka ng back office mo, pwede kang kumita ng loyalty points mo dyan. So, wag lang po natin kaliligtaan once na tayo po ay naka-in na kay Crowd1, wag po nating sasayangin yung ating pong loyalty points. Kahit ba pa isa-isa lang yan, di ba? Mayroon pong bagay yan. And then, iyan, may i-collect lang po natin yung mga loyalty points natin dyan sa ating pong dashboard or back office. Yan. Ano pa? Sabi niya, what can I use loyalty points for? Sabi niya, at first stage, loyalty points will be working as a part of payment tool in C-Store. Ito daw po ay pambili natin ng mga products and services sa ating company. Like hotel credits, yan. Pwede natin ipambili o ipangbayad. So, yung pong mixer, pwede po natin ipambili ng mixer subscription. So, yan po, hindi po, pwede kasi, hindi po kasi siya convertible into monetary. Hindi po siya nagiging pera. Pero, sabi nga ni Coach Doc Dan, parang ganun na rin yun. Parang naging pera na rin yun. Kasi, halimbawa po, may kaibigan kang gusto mag-subscribe ng Mixer, ikaw yung may loyalty points, syempre. So, yung loyalty points mo, i-convert mo siya into gift code sa Mixer. So, yung kaibigan mo, syempre, siya yung magbabayad sa'yo. So, naging pera yun sa'yo ngayon doon. Yun, ganun po siya. And then, pag-usapan na po ngayon natin kung ano yung foundation ng ating kitaan dito. Paano ba ang kikitaan dito? Ang foundation po ng ating negosyo sa Crowd1 ay ito po ay may mga iba't ibang klase ng kitaan. So ito po, may crowd bonus, may matching bonus, may Firo Plus bonus,
may loyalty points, sales bonus, active user poll, at long-term residual income. Yan, iisa-isahin po natin yan dahil napakahalaga pong malaman po natin ang lahat ng ito. Yan, ang wife. Yan po. Nasaan na pa yun? Parang may nawala akong slide. Ayan. Unahin po natin yung unahin po natin yung crowd bonus. Sa crowd, unahin po natin yung crowd bonus na i-discuss. Ano po? So, dito po, magbibuild po tayo ng organization. So, sabi nga nila, binary. Pag sinabing binary, meron kang left team, meron kang right team. So, sa binary structure po, sa ibang company po, meron po silang iisa lamang na ginagamit ng binary. Yun pong tinatawag na 1:1. So, dito po kay Crowd1, may ipapakita po ako sa inyo na tatlong klase ng binary. Pero unahin po natin yung unang binary. So, dito po, katulad lang po yung atin pong nakagisnan sa ibang company, kailangan mag-office Paris lang po yan. So, ayan, hello po, nawala yata ako. Hello po, ayan. So, dito po sa 1:1, babayaran daw tayo ni Crowd1 sa binary bonus kapag meron tayong direct referral sa kaliwa at isang direct referral sa kanan. Kung pareho silang kumuha ng white, katulad ng nasa nakikita nyo po sa slide, ang pang white package ay meron pong 55 business points. Yan, pareho po silang white ang kinuha. So, ang gagawin lang po ng company ay pagsasamahin lang po yung mga binary points na yan or business points na yan. So, 55 plus 55, that is 110 BP. So, base sa 110 BP, kikita tayo po ng Crowd1 bonus o binary bonus. So, ang every 10 BP kay Crowd1 ay 1 euro. 10 BP is equals 1 euro. So, dito po, makita po natin, i-divide lang po natin yung 110 BP sa 10. So, you will have 111 euros. So, magkano po yan? 660. So, yan. Pag ito po ay yan ang naumpisahan mo, maririnig mo yung ka-ching. Ka-ching sa iyong cellphone. So, dito po aandar yung tinasabi natin kanina na magiging ATM yung atin pong mga cellphone. Yan. So, ngayon, yan po yung 1:1. Hindi na po ako magpapakatagal dahil yung 1:1 ay basta't nagkakatapatan lang po. Ano po? So, yan, meron pa pala doon. So, 1:2 tayo. Yung dalawa ngayon po dyan, yung white ay kumuha agad ng kaibigan at naintindihan yung negosyo pagkaliwanag sa kanya, inilagay niya sa kanyang ilalim. At yung kaibigan mo naman, na nanatili doon sa iyong kaliwa, hindi pa siya kumikilos, bagamat ganon, ikaw po ay may magkakaroon ka ng binary bonus at ang ina-apply po dito ay yung 1:2 ratio. So, ang gagawin ng company, pagsasamahin niya po yung tatlo na mga binary points na yan at yung 55 times 3, that is 165 BP divided by 10, magkakaroon po tayo ng 16.50 euros. So, that is 990 pesos. Yan. So, ang gagawin lang po natin dito, yung ating mga kaibigan na yan ay magduduplicate, tuturuan po natin. So, yan po. Pagdating po dito sa 1:3 ratio, ito yung exciting part. So, halimbawa po, ako po, ikaw po yan. Ngayon po, yung kaibigan mo, una mong nailagay, at mayroon pala siyang kapatid na nasa Canada, naintindihan yung negosyo, pumasok siya. At yung taga-Canada na yon, meron siyang kaibigan sa Hong Kong. Ano? Sinong nasa Hong Kong dyan? Ayan, pumasok po yung taga-Hong Kong. Ibig sabihin, may Hong Kong, Canada ka nang ka-business partners. Yan po, yan. Tatlo po yan sa kabila. Ngayon po, yung iyong kaibigan sa kaliwa, nananatili pa rin siya mag-isa doon. Pero, yan po ay mababasa na po ng system. Kaya po yan ay pagsasamahin niya. Itututal lang po niya yung apat na white. That is 220 BP. So, i-divide mo lang po yan sa 10.
magiging 22 euro. So, meron kang 1,320. So, yan po yung kagandahan po dito sa ating system dahil meron po siyang ina-apply na tatlong system sa binaries. Yan, 1:1, 1:2, and 1:3. So, dito po sa ating pong business, ay wala pong natatapon yan. Ano na po. So, ano yung paraan po ng pagkita dito sa matching bonus? So, ito po yung exciting part kasi po ito yung may iba. Ang konsepto po nito ay nire-reward po tayo dito. Nire-reward po tayo dito ni company based on the number of people that we are helping to make money in this opportunity. Ano po? Nakadepende po ito ang matching bonus natin sa package na binili natin at depende rin kung ilan ang direct referrals po natin. So, sa matching bonus 1, for example, pag white ang package mo at meron kang 5, yan, may 5 ka, may 5 kang direct referral, babayaran tayo ni Crowd 1. Magkano? Based on the income of the 5 people, kukunin ang 10% niya sa kanilang kinita. So, halimbawa, tig 100 euros yung 5 ang kinita nila, meron kang 50 euros. So, dito po, hindi po kinukuha doon sa mga kaibigan mo o doon sa 5 yung 50 euros mo. Si company po ang nagbibigay niyan. So, tandaan po natin ang bagay na ito, kapag white package lang daw ang package natin, hanggang doon lang po tayo pagka white lang. Hindi na po tayo makukwalify doon sa ibang level ng matching bonus. So, kung gusto mo pong mag-level up, mag-upgrade po tayo, punta tayo sa, tingnan natin yung next level. Gawin daw po natin block yung ating account, pero dahil nga tayo ay nasa Epic Promotion, kapag ikaw ay pumasok ngayon, automatic na sa block level po tayo. So, ang requirement, magdagdag lang daw po tayo ng 5 direct referral, maging 10 yan, at tayo po ay qualified sa 10% na kita ng ating mga second level. So, sa third level po, kailangan po tayong naka-block pa rin. So, block pa rin po tayo sa third level. Magdagdag lang daw po tayo ng direct referral, maging 15, magdagdag tayo ng 5, at maku-qualify po tayo sa 10% ng lahat ng nasa third level po natin. And then, dito po sa fourth level, 20 direct referrals na po yung kinakwalify niya at tayo po ay mag-upgrade sa gold. So, dito po sa gold package ay makakamit naman po natin yan habang ginagawa po natin yung business. So, yan. Fourth level, imagine niyo na po kung gaano na karami yung ating tao sa fourth level dyan. Ano? Another 10% po tayo dyan. And then, yung fifth level, yan, kailangan na daw po tayong naka-upgrade sa titanium. Sa titanium na tayo, yan, bakit yan pa rin ako? Sa titanium na po tayo dyan, kailangan 25 po yung direct referrals po natin. So, alam nyo po, tinignan ko po yung ano nito, daan-daan na po yung tao na nandyan sa fifth level o baka nga 1,000 pa. So, napakarami pong tao po yan na pagkukuhanan natin ng 10%. So, from level 1, may 10% ka. Kung ilang tao yun, second level, napakarami po. Biroin mo, up to 50% po yung atin pong matching bonus dito. So, dito na po tayo sa fear of loss bonus. Yan, ito po, exciting po ito. Ito pong fear of loss bonus, ito po yung opportunity. Ito po ay challenge po sa atin ng company. Yan, meron po tayong 14 days para mabawi natin yung ating itinambili ng ating educational package. Yan, bibigyan tayo ng timer, bibigyan po tayo ng 14 days. So, pagka-sign up po natin doon, parang ano talaga siya, parang clock. Tatakbo na yung timer natin. So, challenge, hanap po tayo ng apat na kukuha din ng package para mabawi nga po natin yung atin pong itinambili ng package. So, on the 15th day, kahit po nakuha po natin yung apat lang sa isang araw, yung pong ating bonus ay ibibigay sa ika-15th day. Yan, naranasan ko na po yan. Kasi may nagtanong po sa akin minsan, meron po kasi akong member na nakuha lang yung fear of loss bonus ng nakapaglagay siya ng tao sa isang araw lang. Ang tanong niya, ay di ba bukas meron na akong bonus? Ay hindi pa. Kailangan
matapos mo yung 14 days. Kaya po, sa 15th, ika-15th day nyo po makukuha yung bonus dito. So, linawin po natin yan. Ano po? So, ito naman po yung maganda dito. Kung halimbawa po tayo, nag-umpisa po tayo sa white, ano po? So, ano ba yan? Tumalun na naman. So, kung halimbawa nag-umpisa ka sa white, tapos nakakuha ka ng mga kaibigan na apat, kumuha ng mas mataas, halimbawa black. Pag black po yung kinuha ng apat na kaibigan mo, black gift code po o bonus yung ibibigay sa'yo ni company. Kung gold naman po yung kinuha ng apat na mong kaibigan, gold po ang ibibigay sa'yo. Magkano po yung mga yun? Yung black po, syempre, 18,000 ang halaga. Yung gold po, 48,000, di po ba? So, ang mas maganda dyan, kung nakakuha ka nga po ng pinakamataas yung titanium, apat na titanium, so that is 150,000 po yung isang gift code na yan. So, namuhunan ka lang o ang iyong pinambili lang ng iyong package ay 6,500, pero blessed na blessed ka kasi nakakuha ka ng apat na titanium, abay 150,000 yung iyong regalo. So, yan po. Ito po ay minsan lang po ito, hindi na po ito mauulit. So, kung hindi man po ito natin nakuha, hindi man po natin ito na nakuha yung apat na yan sa loob ng 14 days, huwag po kayong mag-alala kasi yan po ay challenge lang naman. So, magpatuloy lang po tayo kasi po ang dami pa pong naghihintay na sa kitaan dito. Yan. And next, ang sales bonus, yan. Ang sales bonus po ay pinaka-basic na kikitain natin dito kay Crowd1. So, kumikita tayo based on the purchases ng mga taong nire-refer natin. So, as customers sila sa Crowd1, ano po? So, pag bumibili po sila ng products and services, nakakaipon po tayo ng business points. So, equivalent to up to 15% po ang ating product packages. So ngayon, yan yung difference natin sa ibang companies. Ano? Sa ibang companies, wala pong ganyan eh. Kailangan mong mamuhunan para makuha yung sales bonus mo. Di ba? Meron po silang tinatawag na requirement. Kailangan every month, kailangan mag-purchase ka ng worth. Halimbawa, 10,000, ganun. Kung hindi, wala. Hindi mo makukuha yung bonus mo. So, minsan, kahit na mas maliit pa yung makukuha mong bonus, pero yung requirement, yung kailangan mong ipambili, mas malaki pa. Di po ba? So, dito po kay Crowd1, nag-earn po tayo sa sales bonus na wala pong mga prerequisites o wala pong mga requirement. Yan. Sunod naman natin ang paraan ng pagkita, yung active user poll. Ito na yung part na kumikita po tayo based on the sales of product and services ni Crowd1 sa buong mundo. Yan. Kaya nga yung tribute kanina po, yung lifestyle, yung cosmetics, yung perfumes, available lang po sa Nigeria. So, sabi ko kanina, hindi tayo pwedeng bumili sa kanila kasi hindi po akma sa ating mga balat yung kanilang produkto. Pero ang napakaganda po doon, tayo po ay kasali sa profit sharing po nila. May profit sharing program po. So ang gagawin po ni Crowd1, 25% po ng product profit margin sa lahat ng sales ni Crowd1 sa buong mundo, ide-deposit po niya yan dyan. Ilalagak sa isang active user profit pool. So ang bawat product natin, may kanya-kanyang active user profit pool. So magkano naman po ang naipon dyan sa active user pool na yan? Paghati-hatian po natin yan every quarter. Yan. Hati-hatian po yan ng mga active users ng produkto. Halimbawa po, itong mixer, active user ka, lagi kang naglalaro, lagi kang nasa tournament, meron kang activity, one point activity. So doon sa active user po na yan, ibig sabihin, kasama ka sa hatian pagdating ng quarter na yan. So, kung yung apat mong members, halimbawa din, gumagamit po ng mga products na yan, yung mga ni-refer mo po, kumuha din po sila. So, meron ka ng apat na additional parts diyan. Yan. So, yan po yung activity points natin. Ang total po niyan ay 5 activity points. So, the more na activity you have, the bigger share you will have in active user pool. So, this is applicable lang doon po sa 5 product active users, ha? Ito po, yan.
So ito pong susunod ko, yan. Pwede po bang wala munang tatayo dyan, wala munang mag-CCR, ha? Ito po yung isang napakahalaga sa lahat na parte ng kitaan natin. Yan, makinig po kayong mabuti, ha? Kasi ito na po yung dahilan kung bakit 37 million, yan, 37 million members, ay gustong-gusto po itong maabot. Yan, itong opportunity na ito talaga naman. So ito po ang sinasabi ko na ito, ito po yung long-term monthly residual income. So, ito po yung pension plan. Wow, pension plan. So, may kwento rin ako pero mamaya na ako magkwento. Kasi pagdating sa pension, nalulungkot ako. No. So, performance-based po ito. Part ng compensation plan na ito ay para ka ma-qualify, kailangan kang mag-rank up. So, ranking po tayo dito. So network level ladder po ito. Ano po? So meron po tayo diyan team leader, coordinator, manager, director, president, senior president, and the highest is ambassador. So bawat levels po, meron sub-level. So sa team leader meron 1, 2 and 3. Yan, ganyan po siya. So hanggang doon po sa ambassador. So paano naman natin ma-achieve ang mga levels na 'yan, no? So titingnan natin yung left and right natin sa atin pong structure. Yung mga points na na-accumulate sa bawat side niyan, kapag nakita ng system na meron ka ng 500 binary points, promoted ka na sa team leader 1. 'Yan, mabilis lang kunin 'yan. So team leader to 1,000 business points. Yan, kailangan daw po meron ka ng business points na 1,000 para ikaw ay maging team leader too. 1,500 naman po para ikaw ay ma-promote sa team leader 3. So on and so forth. So tignan po natin yung ating mga ano dito sa slides kung ilan po yung mga kailangan po natin points. Yan. So, 3 activity points is group activity points din. Hindi lang yung activity points mo ang makukuha dito, pati yung mga nire-refer mo dito. Kaya na-add po siya. At may dalawang factors po para factors po na nakaka-apekto ng ating residual income, buwan-buwan. So, 40% po na profit ng ating company, yan po yung amount na paghahati-hatian ng mga active members. Yan. So yan, tignan nga po natin yung isang halimbawa po dito. Yun pong So let's use this conservative example. Yan. So halimbawa po, 2.1 million po yung kinita po ng company. So yung po 2.1 million, i-distribute po yan pantay-pantay sa 21 profit pools. Yan, 21 po pa kasi lahat yan. 1, 2, 3, 4, 5, 7 yung rank. So times 3 po yan, so 21. 21 po yan. So, ibig sabihin, i-divide po yung 2.1 million into 21 ranks. So, halimbawa po, bawat ranks, meron tayong 100,000 euros bawat pool. So, mula sa pool 1 up to pool 21 po yan. Sino ngayon na maghahati-hati sa 100,000 euros? So, depende po sa rango mo. Kung team leader 1 ka, makikihati ka sa pool profit 1. Pag team leader 2 ka, profit pool 2 ka. Team leader 3, profit pool 3 ka. Ngayon, tignan nga natin yung table sa right side natin. Yan. Kung nasa profit pool 3 ka, meron ka rin palang profit na makukuha sa profit pool 2 and profit pool 1. Ito po, hindi ko po alam ito nung una. Akala ko, pagka halimbawa director na, kung ano yung binigay sa ano na yon, yun ay makukuha lang. Yun pala, makakabahagi ka pa rin pala doon sa pinanggalingan mong rank doon sa baba, mula sa pool 1 hanggang doon sa kinalalagyan mo ngayon. Kaya, grabe, ang ganda po nitong monthly residual income. So yan, pag-ano na lang po natin para hindi po tayo masyado magtagal. So yan po noong example yan po noong September. Tingnan lang natin po noong September and October last year, lahat po ng director 1 star in profit pool ay tumanggap ng 620 euros. Yan, 620 na. Yan, naging 620 pala. Tapos, ang president 1 star, nasa profit pool 13. Yan, magkano yan? Tumanggap ng
5,444 euros. Yan na, yan na po yung green, yun ang October. Yan, ang President 3-star profit pool 15 tumanggap ng 17,487 euros. Naku, kayo na po ang mag-convert sa pesos niyan, ha? So, alam niyo po, itong 17,000 plus na euros na yan, 1 million na po yan, ano ha? So, biruin mo every month kapag ikaw ay nandyan na po sa rank na yan. Ay, grabe. Ano nang gagawin mo sa buhay mo niya? Di ba? So, dito lang yan sa monthly residual income po yan. Wala yan sa mga ibang company. So, napakaganda po yan. So, yung iba po, yung crow bonus, binary bonus, matching bonus, pwede natin po yung mga yun kitain araw-araw, oras-oras, minuto-minuto. Pero itong monthly residual income po ay monthly po niyang ibinibigay. Ayan po. So, yan. Pakita ko nga po ito. Yan. Kilala niyo po yan? Sinong nakakakilala niyan? So, ito pong si Mr. Anthony Chatelain. Wow, hindi kaya ako nagkamali ng bigkas. Isa sang neuroscientist. Yes, grabe. He has a degree of nuclear engineering. Joined Crowd1 and now receiving the monthly residual income of 5 million pesos. Magkano yun sa euros? O ikaw na maghanap ha. Yan. Ang tanong ko dito sa sarili ko, wow, itong taong ito ay nuclear engineering. Ibig sabihin, eh, napakalaki na po ng kinikita nito sa kanyang trabaho. Siguradong may trabaho yan, no? Pero bakit niya po green up itong si Crowd1? Napakaganda po kasi. Yan, meron po siyang, po na lang po uli, yan si Ma'am Jeanette Torres Benedicto. Yan po ay former child star actress. She is our nanay sa Pilipinas. She is the 01. So now, senior president na po ang kanyang rank sa Crowd1. At tumatanggap na po ng monthly residual income ng 2 million per month. Alam niyo po, hindi po yan naka-stick sa 2 million dahil pataas pa po yan ng pataas. Naku po. So, ang tanong ko na naman, bakit yan pinatulan pa rin po ng isang artista? Malamang yan, napakarami ng pera. Pero ano po yun? Sa palagay ko lang ha, nanghihinayang sa oportunidad. So, sabi nga, nandyan na sa harap mo ang biyaya, hindi mo pa siya i-grab. Ganun lang po yun. And then next, yan, ayaw tuloy. Yan po, ang atin pong magiting na 01 ng ating team. Europe International. So medyo maiksi lang po yung aking nahila na ano. Yan po, pinapakilala lang po yung ating 01 Director Toystar, Director Eddie Onya. Yan, nasa ano na po siya. Tumatanggap na po yan ng 65,000 per month. Yan. Nandyan po yan sa Italy at siya po ay nag-resign na sa kanyang pagiging OFW at siya po ay nagpo-focus na po dito kay Crowd1. So, lahat po yan, halos walang tulog yung mga yan dahil sila po ay tumutulong po sa lahat ng kanilang mga members or even hindi ka-team yan. And next, ito po ang almost ano na tayo. Ito naman po yung isang mag-asawa at nanay. Yan. Ang mag-asawa po nito, best friend po ni Sir Eddie Onya. Siya po yung sila pong mag-asawa yung pumapangalawa. Pero, biruin niyo po ha, nalampasan po ng mag-asawang ito si Sir Eddie Onya sa ranking. So dito po walang una-unahan, walang nahuhuli. Nasa pagkilos po natin yan, ha? So Director 3-star na silang pareho, yan. So magkano yung tinatanggap ng Director 3-star? 150,000 plus each, yan. Isa ka na, saan ka pa nakakita niyan? So 300,000 ang kanilang tinatanggap na mag-asawa. At ito naman, yung kanilang binitbit, yung nanay ni Ma'am Laila, Laika, si Ma'am Lita, yan. Ito po yung nagbigay ng isang bagong pangalan ng aspirin daw, yan. Eurostamin, yan. Eurostamin na raw daw siya ngayon. Si Nanay Lita po, Director 1-star na rin siya. Yun, kumikita na po yan ng nasa 30,000 per month. So, nandun lang po siya, magkakasama lang po silang mag-iina sa Europe, sa Italy, yan. And then, ito naman po yung atin pong mahal na isa pang grand upline, ang ating pong mahal na Pastora Marites na mag-asawa. Yan, siya po ay Director 1-star. Ang kanyang asawa, hindi ko po nakuha kung ano po yung rank. At ito pong nasa kanan, ang kanyang anak na napakagaling maglaro sa Mixter. Yan, tingnan nyo po. Ito yung isang halimbawa. Biruin nyo po, ito naglalaro lang daw po ng Mixter habang nasa tren o nasa biyahe. Kasi siyempre doon, hindi pwede doon ang palaro-laro ng maghapon.
kailangan po doon ay kumilos. Yan, yan daw po ay naglalaro lang habang nasa biyahe, nasa train. Biruin mo, lagi daw po siyang nananalo ng mga prizes kay Mixter. Yan o, oh, napanalo na niya po dito yung Nitro 5 Acer laptop. Yan po ay nagkakahalaga ng almost 100,000. So biruin mo, sa mag-umpisa ka lang sa 6,500, manalo ka naman ng ganyan. O, saan ka pa? No? Yan, next! Yan! Ang pugi naming tata! Yay! Hello po! Yan po ang atin pong mentor, leader dito sa ating team, influencer, ang atin pong Coach Lukdan. Yan po. Yan, yan manager 3-star. Malapit na pong malaglag sa director. Yan po, ako'y galak na galak at talagang proud na proud po sa kanya kasi siya ay nakasama po sa top distributors last week. Yan po yung weekly. Yan po, number 74. Grabe! Congratulations, Coach Doc. Yan po siya. Manager 3-star na po siya. So, magkano na po yan ang income niyan? Malaki-laki na rin po, ha? Yan, hindi namin matatawaran. Next! Yan! Sino po yan? So, yan, I joined Crowd1 December 4, 2020. Wala pong present, wala pong nag-sales talk sa akin. Tinapunan lang po ako ng isang webinar link or mapapanood at doon po, pinatulan ko, nag-take risk po ako. Ako nga po ay risk taker. So, grinab ko nga po yung opportunity kasi nga po, during that time, talaga ako po ay down na. So, yung pong 6,000, kasi 6,000 pa lang po yung puhunan noon, yung entry sa white. Eh, nabawi ko na po. Ngayon po ay coordinator 2-star at nakapag-upgrade na rin po ako sa Titanium Pro. So, yan po yung aking story. At kapag tayo po ay mga directors na, nag-rank up na tayo sa director, meron pang extra incentives po na binibigay ni company. Biruin mo, tayo ay pinabibiyahe at tayo po ay makakasama sa elite people, yan yung mag-ano tayo, sasakay tayo sa cruise sa Caribbean, iikot tayo po ay walang gagawin kundi mamasyal sa loob ng isang linggo, all expense paid pati travel po yan. Then yung mga mas higher position, syempre may bucket list po sila na po yung mamimili ng kanilang gusto. Yan, so I'm almost done. Meron po tayong live na education every Sunday. Kinoconduct po ito ng ating MLM expert, Mr. Peter Jacobson. So kung gusto niyo pong mag-join dyan ng manood ng live, every Sunday po yan sa Central Europe time. Hanapin na lang po natin kung paano natin yan masabayan. Yan. So ano po ang ating next move after po natin narinig po yung ating explanation? So, alamin po natin yung ating why. Ako po, yung why ko simple lang. Hindi po ako nakaranas ng marangyang buhay sa akin pong pagiging empleyado. Ako po yung tinatawag na rat race cycle. Pasok, sweldo, bayad, utang, mangungutang, pasok, bayad. Ganun po yung aking nangyari sa buhay ko. Kaya po, sabi ko nga, 58 years old na po ako. At ang sabi ko, kaya ko pa ba? Yes, kaya pa. Kasi nga po, yung employment ko po, alam niyo po, 34 years, pero yung pension ko po, pagdating ng 60 years ko, pinaghirapan ko ng 34, alam niyo po kung magkano, wala pa pong 15,000. So dito po, sabi ko, gawin ko po itong negosyong ito sa loob ng 5 taon. 34 years versus 5 years. Kung maabot ko naman yung director rank, di ba? Aayaw pa ba ako noon? Trinabaho ko lang siya ng 5 years versus doon sa 34. Eh dito na po ako. Sisikapin ko na po ito. So dito po, mag-decide po tayo. Magkaroon po tayo dito ng goals. And meron pong training dito. Wala po kayong mag-alala ng mga guests, mga bago, mga starters. Hindi po ninyo gagawin mag-isa itong negosyong ito. Nandito po kami. Kung hindi po kayo marunong mag-present, inaasahan po namin yan. Anticipated yan. Iimbitahan lang po ninyo dito sa webinars. Napakarami na pong webinars ngayon. Mamili lang kayo kung saan nyo gustong mag-join. At yan po, mag-uumpisa ang atin pong education. Matututo po tayo. And tayo po ay mag-take action. Make plan, action. And kung meron tayong medyo
mga aksyon na hindi po nagkakaroon ng development or improvement, tayo ay medyo magmuni-muni tayo. Yan. Yan po. Yan, sabi nga po, wala pong every accomplishment starts with the decision to try. So, sabi nga, kung gusto mo, itry mo lang, wala naman pong mawawala. Sabi ko nga, yung pong 6,000, marami nang dumaan din sa palad ko na 6,000. So, ngayon po, yung 6,000 ko nga, ay sobra-sobra na yung binigay ni Crowd One. Yan. So, yan. Richard Branson, if somebody offers you an amazing opportunity, but you are not sure you can do it, just say yes, then learn how to do it later. Yan po ako eksakto. Wala po akong kaalam-alam po sa business na ito. Ng ating founder, sabi po ni Sir Jonas Eric Werner, Crowd One founder, he emphasizes to this point. Sabi niya sa atin lahat, your success is our success. It's because of your hard work every day that we are able to send the message to the world that Crowd One is growing bigger every day. Yes, totoo po yan. Talaga pong more than 37 million na po tayo ngayon. Yung 37 million nung tatlong, siguro almost 1 week na siya, marami na sigurado ang naidagdag dyan. Yan. Ayan. So, the best time to change our life is ngayon, now, mag-decide po tayo. Tayo po ay nakahanap, nakakita ng isang oportunidad na ito. At syempre, kailangan po natin ang Diyos, kailangan po natin isama ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, "For I know the plans for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Bright future, I believe that." Talagang sabi ko, kalooban talaga ng Diyos ang pagkakatagpo ko kay Crowd One. So, salamat po ng marami at sa lahat po ng guests, yung pong mga questions nyo, ihanda nyo po. At maraming salamat po sa mga bisita natin, sa mga dumako dito ng mga taga iba't ibang team. Thank you very much po. Ang 01 ng Kwan, ng Team Influencer. Gandang gabi po, Doc. Pasok. Ay, magandang lalaki po kayo, Sir James. Nagbubukas ng video, natatalo yung gandang lalaki ko sa iyo. Congratulations muli sa ating attorney, Agnes Rodelas Arizabal. Matindi yung kanyang presentation talaga. So, maraming salamat. Tandaan po ninyo, hindi po ako karamihan ng code o karamihan ng naiipong kita. Kasi po, pagdating po ng kita ko sa Crowd One, ay nandyan po, no, talagang pantustos natin sa mga pangailangan at nilalagay kagad natin sa business. Testimony po ako ng konti sa inyo, through Crowd One po, ito, nakakaraos po kami, no? Then, through Crowd One, ako po ay nakabili na ng lupa doon sa Laguna, kasama ng ating mga grand upline. Nagbilihan sila. Nung una, 200 square meter, 300 square meter. Bigla, kumita pa sila. Nagdagdag ng tigo 1,000 square meter. Tapos, nung sama-sama kaming nagpunta noon, doon, kasama ko sila, nang muwi sila sa Pilipinas, si Sir Eddie, si Sir Danny, si Ma'am Laika, sama-sama kami, sila Sir Jeronel, sila Ma'am Rhea, Ma'am Risa, dinalaw namin yung mga lupain nila, nagulat si Sir Eddie at si Sir Danny. Bakit? Yung aking upline, si Pastora Marites, 7,000 square meter po ang kanyang lupa na unavail. Ang Sir Danny ay 1,002, ang Sir Eddie ay 2,000 square meter. Ako po ay 5,000 square meter. At narinig ko usapan nila, bakit yung mga kasama nating pastor, mas malalaki yung lupa nila? Oh, sumagot yung isa, kasi malalakas ang pananampalataya ng mga yan. yan po ay katas po ng Crowd One. At through Crowd One din po, ang isa rin po nga na naging katas na rin po natin o resulta, yung po nga na kumpulis ay nakapagtayo na rin kami ng maliit na kumpanya lang. Ng maliit na kumpanya lang, ito po yung tatawag naming P2P o internet provider, point-to-point for internet provider. Ano po? Maliit lang, yan po. Ibig sabihin talagang ayaw natin kasi nagtuturo tayo ng financial literacy, ano?
na dapat yung ating kinikita hindi mawawala. May mga experience na tayo na one day millionaire pagkatapos kumita, yun, one day millionaire, kinabukasan, wala na naman. Kaya ganun po, dapat po, ganun po ang ginagawa po natin. Ngayon, gustong-gusto ko pong tulungan yung mga gustong sumali at naintindihan na talaga si Crowd1 pero walang pansali. Bakit ko po ginagawa yan? Kasi po, alam ko ang damdamin ng walang-wala. Kasi naranasan ko pong maging walang-wala. Tumutulong po ako, hindi dahil marami akong pantulong, hindi. Kundi naiintindihan ko lang po ang pakiramdam ng walang-wala, lalo na yung gustong-gustong sumali na, pero walang mapagkunan. At sa isang taong walang-wala, ako po'y naniniwala at talagang interesado siya, yung maliit na tulong ay napakalaking bagay. Yan po ang nangyari sa akin dito sa Crowd1 at hindi ko po pagsasawa ang i-share po sa inyo. Ang marami nagtatanong bakit ang isang Doc Dan ay nasa Crowd1. Ano po? Hindi ko po ito inanap. Narinig ko po ng maraming beses, hindi ako nag-interes. Nakita ko yung milyon na kita ng aking mga kaibigan na nauna sa akin, 2019 pa lang. Hindi ako na-registered ako pero hindi ako nagpumilit. Hindi ako na-registered. Nung dumating po yung punto na sinasabi ko sa inyo na dumating kami doon sa wala talaga at lockdown pa sa Pilipinas, nakaroon kami sa Himala ng Diyos sa unang buwan ng lockdown, March 15 to April 15. April 15, tumawag na po yung aming pong kumari sa Italy, si Pastora Mario Testes Chavez, at ang tanyang tanong, alam mo ba ang Crowd1, Doc? Opo naman, sabi ko. Eh, sumali ka ba? Hindi po. Nang masabi ko na hindi ako sumali, parang natuwa. Ganun lang usapan namin. Pagtalipas po ng tatlong araw ay muling tumawag, sabi niya, Doc, o bakit po? Kasali ka na sa Crowd1. Isinali na kita sa Crowd1. Ako ang gumawa ng iyong account. Ako ang gumawa ng iyong username. Ako ang gumawa ng iyong password. Ano? At bayad ka na. Ako po'y nabigla sa ganun kasi hindi ako sanay na ginaganon na ginagawa ng kabutihan. At kapag ginawa ako ng kabutihan, nahihiya po ako. Kailangan na matumbasan ko. Kailangan mapakita ko na yung pinagkatiwala na sa akin ay talagang papahalagahan ko. Baligtad po sa ugaling Pilipino kasi na pinag-aralan ko. Ugaling Pilipino po kapag nakuwang libre, parang wala lang. Pero kapag pinaghirapan po binayaran, mahal na mahal po nila yan. Yan. Pero dapat po mas pakamahalin natin yung ibinigay ng kusa at kagandang loob. Kaya yun, sa hiyang ko, attend ako ng attend ng webinar, pakinig ako ng pakinig, aba, habang nakikinig ako, kahit napupuyat ako, napapawaw ko, wow, ang ganda pala nito, sabi ko, wow, ang ganda pala nito. Hanggang binibidyo ko na sila, nire-record ko na, ako po ang kauna-unahan nilang nag-upload ng kanilang mga video sa YouTube. Ano? Then, ganun po, at ako'y kinikilabutan kasi mga OFW nagbabago ang buhay nila. 20 taon na OFW walang nangyari sa Crowd1, isang buwan lang ang laki ng kinita nila. Lalo na nang tumagal-tagal na. So ganun na po. Kaya po sa lahat po ng narito, huwag na po kayong maghatubili. Huwag na po kayong magdadalawang isip. Huwag na rin po tayong babagal-bagal. Ang pinasukan po nating business ay bilisan. Baka yung kamag-anak mo o kapatid mo mismo, kapamilya mo mismo, ayaw mong sharean, magulat ka na lang, Crowd1 na pala, merong nakapag-share na iba. Ganito po si business. Kaya yun din po sinasabi sa atin ng ating founder. Akalain mo ang kanyang goal ngayong taon na to ay 100 million? O, gaano karami yan? 38 million tayo ngayon plus iano mo yun sa 100 million. So, ang dami. Kaya kung mapoposisyon ka na ngayon o kikilos ka na ngayon, so mapapasali ka sa napakarami na yon. Kaya ang susi po, ano, malalo, kayo po ay nasa tamang kumpanya, kayo po ay nasa tamang opportunity. Ito po ay ang tawag ko nung unang presenter ako ng Team Europe International ay bihikulo patungo sa ating pong pangarap. No? At ngayon po, sinasabi natin, ito rin po ay susi na mabuksan yung mga opportunity na talagang gusto natin mangyari sa buhay natin. Tulad nga ng sinasabi ko,
Kung gusto mo ng masaganang buhay, mas gusto ng Diyos yan eh. Kung gusto mo ng time and financial freedom, mas gusto ng Diyos yan eh. So ang Diyos hindi siya magikero. Ang binibigay niya susi. Ang binibigay niya idea. Ang binibigay niya mga insight. At narito, niregaluhan tayo isang kumpanyang sabi na nating may puso na ang sabi po ng founder ay gusto niyang makatulong sa maraming tao na magkaroon ng time and financial freedom. So samantalahin po natin. At ako po ay madalas nalulungkot. Pag tinitingnan ko po yung mga top producer, nakita ko puro pula yung bandera. Puro pula yung bandera. Puro pula. Ano yan? China, Vietnam, Korea. Ano? Bakit sila, sabi ko, alam ko mayayaman itong mga bansang ito, bakit sila ang top producer? Madalang akong makakita ng banderang Pilipino, lalo na sa manager rank. No, doon sa director at president, maraming Pilipino eh. Bakit? Kasi isa po ang Pilipinas sa nauna sa crowd one. Kaya yung mga nauna nating mga founder, mga upline, ay nandyan sila sa president, nasa top. Pero tayo po na sumusunod sa kanila, bakit wala? At ang namamayagpag mga banderang pula ng iba't ibang mga bansa. At tulad po ng nangyari dahil si Pastora Marites ang gumawa ng aking account, kabisado niya ang aking username, man, isang araw ako po'y nabigla at ako'y kanyang kinongratulate. Dok, congratulate! Bakit? Sabi ko, aba, kasali ka sa top producer? Hindi ako pwede magkamali. Sabi niya, ako ang gumawa ng iyong account. Ako ang gumawa ng iyong username. At dali-dali ko pong tinignan. Mula top 1, pula. Ang galawag pa sa ako ng 50, puro pulang bandera. Nasaan ba dito ang banderang Pilipinas? Ang nakarating ako ng 60, puro pula. Doon sa number 74. Wow! Hindi ko po makalimutan, napasali. At sana ay lagi na tayong nandoon. Na ibig sabihin, hindi lang ako, tayo mga Pilipino, totoo po, legal po itong si Crowd One. Samantalahin po natin. Kung sila na nauna sa atin, hindi sila natulog ng una nilang marinig si Crowd One, pwede po nating gawin, lalo po sila yung ating inspirasyon. At hindi po ito mahirap. Alisin po na sa isip ninyo na mahirap gawin si Crowd One, na mahirap maging bait. Hindi po. Yung mga milyonary natin, isa-isahin ko, Sir Eddie, tanungin mo, mahirap bang Crowd One? Hindi. Mas mahirap yung dati niyang trabaho, naglilinis ng salamin sa labas ng building at mataas na building. Oh, alin ang mas mahirap? Maglinis ka ng salamin sa labas ng building kahit umuulan, kahit umaaraw, okay sa mag-Crowd One. Tanungin mo si Sir Danny, ang ating top earner. Mahirap ba ang Crowd One? Sasagot sa'yo, hindi. O ako po'y natulog na sa mga bahay ng mga yan. Pag gabing ganito, antok na ako, matutulog na ako, pero sila, kausap pa rin ang kausap. Magising ako sa umaga, manang maaga, aba, nauna naman silang nagising sa akin at may mga kausap na naman. Kaya pag tinanong mo, mahirap ba ang Crowd One? Hindi. Bakit? Tanungin mo, Sir Danny. Mas mahirap, sasabihin na sa iyo, ang maglinis ng inodoro. Mas mahirap ang maglinis ng bahay. Mas mahirap ang magpakain, mag-alaga ng mga aso. Oh. Ano po? Kaya, yung pong naging guest natin na in-invite ni Ma'am Agnes ng isang araw, magbabakalbote. Oh, bakit umangat ang kanyang rank? Hindi po mahirap sa kanila ang Crowd One. Mas mahirap po yung maging empleyado at ang pagiging empleyado na mababang mababa ang trabaho. Kailan ka magkakaroon ng time financial freedom dyan? Wala. At eto po, na-discover mo na. Kabayan, na-discover mo na. Nasa Crowd One ka na. Huwag mo nang bibitawan. Ano sabi nga ni Pastora Marites? Tulad ito ng ginto eh. Nahukay mo na yung ginto. Bibitawan mo pa? Konting tiis lang, konting sakripisyo lang, konting puyat lang. Sige, sabihin na natin isang taon, dalawang taon. Ang gusto natin, maging directress ka, maging director ka. Magtiis ka na dalawang taon. Sige, hanggang makarating ka ng director. Kesa naman doon sa 20 taon, 30 taon kang empleyado, hanggang makarating ka ng senior age mo, mag-re-retard ka, ang ibibigay sa iyo ng iyong kumpanya, Certificate of Loyalty. Oh. Isasabit mo sa dingding ng bahay mo ngayon, wala ka ng trabaho, wala namang nangyari sa buhay mo,
magsisimula ka ngayong magnegosyo, yung iba nagtitinda ng barbecue. Oh, yung iba kung magsisimulang maliit na negosyo, eh ngayon ito, may pagkakataon tayo, nandyan na po. Ang kailangan lang talaga, focus. Sa lahat ng subscriber, please share it to your friends. Subscribe now here. And don't forget to hit the bell. See you. God first.